Greetings and welcome to my YouTube channel. Kung bago lang kayo dito, guys. Hi, my name is Don Garcia from the Philippines. It's a Saturday morning. Pupunta tayo ngayon sa Kawasaki. Kawasaki, dito lang naman sa may Buendia. Wheeltek din yata yan, no? Samahan nyo ako sa trip, mini trip, mini mission. At ngayong araw, may kukunin tayong motor dun, eh. Siyempre naman siguro kung nakita nyo sa title ng video natin ngayon, alam nyo na kung anong motor yung kukunin ko dun, no? Balikan ko kayo siguro pag nandun na tayo sa Wheeltek ng Kawasaki Buendia. Ciao! Good morning! Oh, andito na tayo ngayon sa Kawasaki Buendia. Uy, quick shoutout nga pala kay Ride Moto, ah. Check nyo yung page lang, gaganda ng mga riding apparel niya. So, ayun. Actually, hindi ko alam, guys, eh. Wala pong tao dito. So, antayin lang natin. Hindi, tour ko na rin kaya, no? Ito yung bagong 2022 Kawasaki Versys. Eh, pogi eh. Mama siguro, pag nasa labas tayo, na i-tour ko kaya. Pero ang pogi na niya ngayon eh. Ibang-iba na. I mean, yung headlight, parang medyo may pagka ZX6R na. Color scheme na available sa Pilipinas kasi parang ito pa lang eh. Pero ito yung pinatuwa kong upgrade nila. Naka TFT screen na siya ngayon. Diba? Pogi eh. Hindi ko pa masyadong alam tungkol sa motor. Actually, biglaan lang eh. Nakita lang namin to kahapon. Tapos, after, kung nanonood kayo sa channel ko, hindi, actually, hindi ko naman siya pinapost sa channel masyado. Pero mga follower ko kayo sa Facebook or sa Instagram, di ba? Nakikita nyo na for the past weeks, almost a month na nga yata, naghanap kami ng isa pang bike. Tapos nakita namin itong bagong 2022 Kawasaki Versys. Iba. So, kinol na namin kahapon. Unfortunately, umulan nung hapon. So, ngayong umaga ko siya kunin. Ayan, no? Windshield. Ito, meron siyang panglagay na ng plaka, which is gawa naman yata talaga ni Kawasaki. Hopefully, mapatanggal natin din yan. Anyway, check na natin kung anong gagawin kasi wala pong katao-tao dito eh. May moral support dito si Easy Moto. Oh. You know, check. Thank you. Congrats. Oy, check niyo channel niya. Check niyo yung actually Facebook page saka YouTube eh, no? Yes. Yeah, no? Easy Moto. Easy Moto. Ito lang, guys. Yeah, no? Yeah. Oh. Naka Vespa gaming siya ngayon. Gaming lang. Ayun, guys. Check natin yung malupit na Versys. So, ayun na nga. So, Easy Moto meet Pipoy Moto. Brother, anong masasabi mo dito sa ating bagong 2022 na Versys? Sa colorway niya, doon ako doon nagandahan. Di ba? Tapos, yung engine niya is subok na talaga. In fairness, no? Wala pa ako nababalita. Talaga maganda. Wala pa ako nababalita ang Versys na nagka-engine problem, di ba? Wala. Ano? Kawasaki. Ito lang, ang ngayon ko lang din nalaman para, itong, di ba, parang bagong design, ano? Oh. Yung engine mounting niya, nag-iba na mula dun sa mas nag-iba naunang. Nag-iba yung chassis niya? Hindi, yun nga, hindi namin alam eh. Kasi yung, kahit sa mounting bracket ng mga crash guards, oh. Up to 2021, pare-pareho. Okay. Mula 2022, by pre-order na lahat, iba na yung kabitan daw eh. Ito wala sa plano, pare. Mm. Nung dumaan lang kami din, sabi ko, nag-ikot-ikot kami dyan. Might as well check na rin natin sa Kawasaki, di ba? Oh. Pagpasok namin, nakita namin parang... Ganda. For the price. Oh, okay. Price, tsaka yung itsura, tsaka yung... Yung size, engine yung engine. Subok na eh. Ah. Perfect all-around bike nga, literal, I guess. Kasi kaya nga Versys, di ba? Versatile system. Yun. Versatile system, at ngayon po, guys. Ay Kuya Kim. Versys. Yan ang ibig sabihin ng Versys pala, no? Versatile. Kasi sa dami ng mga ni-YouTube naming motor, di ba? Hindi naman namin ni-YouTube to eh. Oo. Tapos nung wala to sa pagpipili. Wala. Wala siya sa short bike list. Oo. Pero nung nakita kahapon, parang, I mean, for the price, for the size, for the displacement. Magkano to? Actually, hindi ko matanda, pero 474? 447. 400, less than 500, ganun. Okay. Di ba? So, ala, ganda eh. Aggressive. Hawig na siya nung ZX 6R, eh, oh, yung headlight, di ba? Yung big, pati yung colorway. Medyo, alam ko may ganitong kulay din dati si ZX, eh, di ba? Ito, ganito eh. Yan, no? Oo. Yung highlight niya na mga red. So, dito daw kasi sa Pinas, guys, for 2022 model, ito lang yung colorway na available. Kasi sa abroad, nakita ko, meron sila yung green, yung Kawasaki Racing Green, no? Pero ang ganda nito eh. Exactly. Tuwang-tuwa nga ako dyan eh. TFT pare, oh, naka-TFT na. Yan ang wala sa previews. Wala sa mga, ano, pero ZX-10R, yun, mga naka-TFT. Ah, pero sa Versys, ngayon lang yata ngayon sila nagkabit ng TFT. Anong height mo pare? 5'6".
7. 5'7". Ganyan yung slightly tiptoe, slightly. Sarap to. Diba? Chill, relax. Ako na-imagine ko nga pagka nagsubik tayo ulit eh. Napaka-comfortable dalhin ito. Sobra. Kasi pag sports bike dala mo papunta ng Subic, tumitilapong ka dun sa suspension eh. Ang ganda, ganda niya. So ayun guys, intro lang kami, no? Kasi wala pa yung sales namin dito, no? Wala pa si ate. Nasa meeting pa yata sila. Oh, galawan ng mga motovloggers. So si Easy Moto guys, nagbo-vlog ng ano, ng Versys. Na-ambush interview niya ako eh. Oh. Ambush vlog ko rin siya. Gantihan lang to. Di ba, boy? So, may isa na naman tayong support, moral support, si Van! Pwede mag-park? Ayaw kay Easy to. Ayaw lang ba? Yan o. Oh, moral support vlog! Quick shoutout lang tayo sa mga tropong supportive. Umalis na si Easy sa harap eh, pero dumating naman si JM. Yeah! Tapos andyan si Van. Tapos wala lang guys, share ko lang sa inyo. No? Natuwa ako bigla dito sa akin na discovery. Adjustable na rin pala yung ano nito, front suspension. So, I think rebound saka dumping na adjust dito. Yata, don't quote me guys. Wala akong kalam-alam dito sa bike na to. Sa rear, adjustable na rin yung preload ba tawag dito. Pihit-pihit lang. Oh. Oh, wala lang. Natuwa lang ako doon sa part na yun. No? Bagong discover ko lang. Tapos mamaya in a few, I guess i-demo na sa atin ni Kuya yung mga... kung paano gamitin yung motor basically, tapos bounce na tayo. I hope wala kayong inaasahan masyadong review pa sa bike na to kasi kinuha ko lang talaga. Yun lang yung mission ko ngayong araw. Kunin, pagasaan, tapos pakabitan ng RFID, okay? Game na. Shoutout tayo kay Ma'am Monique. Oh. Very accommodating siya sa amin kahapon pa. Hanapin niyo siya pag ano, pag bibili kayo dito. Magandang umaga po, sir. Yun, no? Congrats po sa bago niyong Kawasaki Versys. Maraming salamat po. Bale, sir, ang susi natin is dalawa po. Okay. Isa natin, sir. Okay. TFT panel na po yung 2022. Ganda, oh. Noise. Meron na rin pong traction control. Yun. Ilan naman yung nadagdag sa kanya, sir. Saka okay. LED lights. Saka yung windscreen, iba na po. Oo nga. Na-adjust to, no? Apo. Para ma-adjust yan, sir, press lang natin to. Saan banda? Ito po. Ah, okay. Tapos ilay natin yung windscreen. Sige, paki-adjust nga po sa pinakamataas. Yan. Okay. So, ito yung pinipindot. Apo. Yan po. Okay. Nice, nice, nice. Ang laking tulong kasi dati sa labas pa eh, di ba? Apo. Okay. Nab pa dati. Okay. So, start natin, sir. Make sure na nakababa po ito. Yung switch natin. Okay. Yung neutral position po. Okay. Yan po yung mga indicator lights pagbukas natin ng panel. Okay. So, start natin, sir. You know. First start. Woo! Parallel twin! Ah, diba? Underbelly exhaust siya, guys. Oh. Gaya ng pangaraniwang motor, pag sa unang start natin, mataas yung RPM, nag-automatic top siya. Okay. So, advice lang, sir, na hintay natin na bumaba sa 1,350 yung RPM bago natin i-rev para yung langis nakaikot na sa loob ng makina. Saka sa ibabaw na part ng makina. So, yung headlight natin, sir, automatic po. Walang switch off. Pag umandar po yung makina, naka-loading po, automatic. LED naman, hindi naman siya bulat. Oo, mga previous model. Pero ang pogi, oh. All LED na, guys. Pati signal light, alam ko LED na rin, eh, no? Ganda, LED, ah. So, sir, ito po yung low beam. Aha. Ito yung high beam. Iyon, no? Oo, ha? Passing. Nice, nice. Signal light. Tapos, sir, hazard. Okay. So, i-click lang pag ganito yung hazard. Right side hazard. Okay. Horn. Yun, no? Macho ng tunog! So, brake lights po, sir. Ah, brake light. Brake light. Ayan, ha? Brake light. Yun, may plate light din. Sir, bali yung bike natin mayroong ABS sa traction control. Okay. Yung ABS indicator light po, mag-off po siya. Pag umandar na po ng 10 km per hour. Tapos sir, yung traction control, para makakamit nyo po, isang select lang po nito. Paano galawin yung traction control? Wala sir, select mo lang po. Press select.
Ano nga inip pa ng 1 saka 2? Yung 1 po yung normal riding condition. Okay, yung 2? Yung 2 po yung madulas. Pag nadudulasan, 2. Standard is 1. So ito lang yun, oh, up and down. Tapos meron po siyang traction control off. Oo nga, pwedeng off. Pero wag na natin gawin yan. Nakita ko kanina. Merong menu yung bike natin. Aha. Sir, napansin nyo po, bumaba na. Pass ko lang po ng konti. Para makapunta po tayo sa menu, long press ng dalawang button. Itong left and right. Okay. So, sa vehicle setting, sir, shift lamp, engine speed. Pagka na-reach nyo yung 4,000 RPM, magkakaroon ng shift indicator light. Ibig sabihin mag-upshift. Okay. Tapos na-adjust din kung ilang RPM mo gustong iyan. Okay, gets. Okay. Pwede po yan. Okay, gets. Okay, so pag kinlik mo yung dalawa pala ng sabay, mag-exit siya. Sa display, sir, brightness lang. Okay. Day 10 clock, sir, nakaset na po through diagnostic tool ni Kawasaki. Yan, oh. Okay lang, formal, gas na yan. Tapos sa service, sir, may service indicator light. Pag na-reach po natin yung 1,000, first PMS, 1,000. June 20, or naka-reach na kayo ng 1,000 bago pa mag-June 20, may service indicator yan. Malalabas. Okay. Tapos sir, pwede nyo pong connect yung smartphone nyo via Bluetooth. Download lang po kayo ng Kawasaki Radiology app. Okay, so additional app pa siya para i-download. Okay. Mabali lang sir. Tapos meron pong equipped na side stand switch yung bike. Pagka nag-cambio po tayo na nakababa yung side stand, mamamatay. Okay. Okay na, kaya? Yun o, galing o. Oh. May kill switch sa side stand, which is nice feature. Tapos naka-ABS na rin, harap likod. Dual disc brake sa harap. Adjust, ito talaga natuwa ako, kuyo. Adjustable pala, no? Rebound sa kadamping, no? Tapos sir, yung lock niya sa kaliwa lang po. Ha? Kasi ibang bike po, di ba, kaliwat kanan. Aha. Uh-huh. Ito pala, dapat naka-tilt left lang yung manibela para mag-lock. Okay. Tapos sir, lagi natin gamitin premium gas po. Premium gas, mga 95 octane, no? Tapos sir, dito po yung sa compartment. Oo nga pala, ito, para kang mabuksan. Oh, medyo ilalim. Tapos, pag inangat, sample nga, demo. Angat ba, sir? Yun, oh. So, wala tayong malalagay dito sa ating U-box, guys. Hindi siya U-box, ha? Wala tayong malalagay dito. Pero, access para sa baterya, brake fluid yata ito, no? Okay, no, huwag na natin galawin ito. Remove na po. Yung silya, sige, pake. Unboxing natin yung silya kasi baka madulas sa puwete. Ito, huwag na natin tanggalin muna para kunwari brand new. So ayun, maraming salamat dito sa Kawasaki Libis. Kawasaki Buendia. Tapos in fairness eh, quick shoutout tayo kay Papa Randolph ng Ride Master Philippines at kay Papa Rainier. Alam ko dito na kayo kumuha ng mga Kawasaki bikes nyo, no? Balita ko kasi mabilis din yung releasing dito ng ORCR. So talagang asahan ko yun, mama, mga 3 to 4 weeks daw. Oh. So hopefully, ang laking bagay nun para sa akin na hopefully ma-release agad yung ORCR para magamit natin ng mas kampante yung motor. So ito yung ating bagong unit, Kawasaki Versys 650. Kung may mga magtatanong, guys, ako po ay 6'1 at ganito ang kanyang riding stance para sa akin, para sa height ko. So very relaxed, 'di ba? Pero pang touring, very comfortable, oh. Pagdating naman sa feet, medyo mababa. Well, again for me, very okay yung seat height niya na 845 millimeters more or less. So may konting bend ako. Pero, which is nice, I guess, mas may control ka sa bike, di ba? So, ayun, siguro dito na natin tapusin tong quick vlog na to. Hopefully, in the future, sana magkaroon tayo ng review or demo nitong bike. Kasi ngayon, iuwi pa lang namin. Yun lang yung mission ko ngayong araw. Iuwi lang tong motor. Pagasan, pakabitan ng RFID, tapos iuwi ng motor, yung motor safely. Yun lang ang mission ko ngayong araw. So, maraming salamat kung nanonood kayo dito sa ating quick vlog ng pagkuha ko nitong Versys 650. No? Sana nag-enjoy kayo. If you guys enjoy video like this about cars, bikes, don't forget to subscribe para tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng mga vlog na ganito. So yun lang muna. Signing out for now and see you on our next vlog. Yo, pahabol na support. Shoutout kay Clarence. Shoutout kay Easy ulit. JM, kompleto na tayo. So, ito na. Mini ride. Bye, guys!
Ito yung part ng vlog guys na pinapagasan muna natin yung motor kasi alam niyo na mahirap na no. Baka tumirik. Magkano gas ngayon? Eh saka na natin problema ng gas. 80. So full empty, tingnan natin kung ilang litro yung may kakarga pero mukhang masakit-sakit to eh oh. Shout out kuya. Out from casa yan. Oh, shout out. Naka-focus siya, naka-seryoso mode siya eh. Oh? Yan! Ay, hindi pa. Tansya ko mga... Anong litro ba itong laman? Oh, sticker! Baka may mga sticker ka! Oh, sticker! May sticker na, yan! Sticker! Oh, yan oh! Ma'am, pag-ipo sticker, ma'am! Oh. Okay, 19 liters. Okay na yan, 19 liters. Masakit na sa bulsa. Ciao!